allowing God to be guided with you. It's like, in a certain way, you are actually excluding yourself. I think it's really from excluding. You exclude yourself from communion with Jesus. How can you say you are in communion with God when sa napaka-importante, isa sa mga importante sa kanayang sa buhay, relationship? Yan po, hindi ang simbahan ang nag-exclude. You are the ones, we are the ones excluding ourselves. So when, for example, we are not in the state of grace, no, that we have one in kasalanan, hindi ka pa nag-iimpisan. You are the ones going out of that communion. Yan ang nag-iisipin ng excommunication. The verb na ginagamit natin to receive communion sa Tagalog ay pakinabang. Because in English, the verb, the one word that we use in, to describe the act of receiving Holy Communion is to communicate. To communicate. So when you offer communion, you have the intention of communicating. So, nawawala yun, inaanis mo ang sarili mo doon kapag right from the very start, yung buhay mo ay hindi naman yung communion with God. Inalis mo na siya pa rin sa kasalipanan. No? At ikaw ay namanatanan sa harapan ng Neo o ng Barangay Kante o magkakasalipa sila. No? At yung nagkakasalipan, hindi po yan. At ang tanggap din sa mata ng Diyos kasi pinagpalit lang natin ang Diyos sa mirror ng mga tao. Is God the center of your family life? Sinasabi din natin, Panginoon, yung authority ng marriage by saying, huwag sana na paghiwalayin ng kahinaan ng tao, ng kasalanan ng tao, ang mga pinagbubuhay ng Diyos. Ito rin siguro din natin bakit tayo, marami ang mga tao, tayo magpakasal sa simbahan. Meron pa silang sinasabi na yung mga kakilala ng pagkasal sa simbahan, ilang taon na paghiwalayin na. Makamala siya. Pero yung mga nagsasabi na sa list, ang matagal-tagal ng buhay. Hindi mo pwede na wala ang dahilan, no? At hindi mo pwede na natin hindi ang sa parang sinasabi na yun. Huwag mo lang ipano yung pinong the secret of prayer mo, baka mamatay na yun. Kahit kung mo, pagkat yung nanaw ni Father, namamatay ka. Gusto mo mabuhay na matagal ng patay mo, huwag mo muna tawagin si Father. Hindi nga ba yan? Dahil yan po ang superstitious belief sa atin. And hindi po mangyayari ang ganyan na isip natin. Maganda po, no? Ang kahinaan ng tao ay hindi hadlang. Para makinabang sa biyaya ng Diyos, but all the more we need God in our lives. Kung mahina tayo sa larangan ng commitment, right from the very start, then we need God, therefore, to strengthen us. Mas kailangan natin siya. Ang inspirasyon mo ba sa commitment ko ay si Mayor? Nakakalungkot naman. Ano pang klaseng tao ka? Ang mamatay din si Leo, pagkamamaya si Leo ay hindi pa maayos yung buhay, pagkatakot pa kasama yan. So, anong klase ng model meron ka? So, maganda po si Leo natin. Ano ba ang mga bridges that we need to burn? I'd like to pay particular attention to this. And it's a very special one. I mean, particularly, you would like to talk about bridges, no? That are leading to abusive relationships. So sa madaling salita, ano po pwede natin gawin pag tayo ay nasa victimhood? Marami na pong pumasok sa relationships where the relationships are truly very abusive. Nung nililigaw ako pa lang ng tao niya, ang sweet-sweet, di ba? Pahabit so doon ka pa sa school. Ganong klase ang pangangapit ng pangyayon ng taxi driver. Pero pang bihira, no? Eh, kung ano man tayo na, kasi gusto ko niya. At sa talo niyo, siyempre magalala, etc. Aba, ay pagtanong mo kayo ng mag-asawa, lumabas na yung type of personality this morning. Ha? Siya pala naman ay narcissistic. Siya naman pala ay bipolar disorder. Ha? At man, hindi ka lumalabas, eventually. Of course, hindi naman nagiging problema sa sigla. Ang problema na ay kapag ka kinakabusa ka. When you start experiencing abuses, emotional, physical,
necktie. So I thought, oh, we're not going to go in. Please get professional then. Hindi ay nanan ng dalawa kayo. Ikaw na inamos o ikaw na nakakaranda ng emotional torment. Hindi ko hindi to seek professional help. Start setting the limits by firmly letting the person know what kind of behavior you do not accept. No human being should accept any kind of abuse. You deserve God's freedom, intellect, and will. Use them. You ought to be fully human and fully alive, even if you are negative in church. And you think of this point. Saint Paul, palagi ang ating narinig, husbands, love your wives. The condition, the way Christ loves the church. If the wife is not being loved in the same way that Christ loves the church, hindi ka pwede magpasabulit sa authority ng isang kapusan ng tao. Walang pag-usapang authority dyan. Okay, so malino ko sa atin yan. Stop the person from abusing you. Pangatlo, call the attention of the person immediately. Every time there is an abusive word, an abusive physical act against you, give a break against you. Okay? Stay in the present, then you correct the person. Huwag nang balikan yung nangyari 10 years ago or yesterday. Ngayon, ito ang sinasabi mo. You catch the person saying, doing, or acting, behaving rudely, or abusively against you, and then call the attention right here, right now. Kasi pag dinibandihan niyo pa yan kung nangyari ng pag-aabuso yesterday, pwede pang i-deny yun. Pero right here, right now, stop the person. But you can only do this if you're strong, emotionally mature as well. Ito, this is not one overnight. You don't become mature overnight. Maganda po, magpatulog sa isang tao na makapag-ibigay sa inyong tayo. Okay? And then of course, ask for the changes that you want in the relationship. But have the determination and the means to leave the relationship. Kailangan na lang ang na-imagine na you have to leave the relationship. And then, ano gagawin mo when you have to leave the relationship? Okay? Especially when the person is not promising to change. Of course, 17 times, pag mga ngako yung magbabago, eh, napakabago din yung pisig, no? Alam ka, sa totoo lang, mayroon po in-entail ang relationship kapag ka, pangako ng pangako, eh, hindi naman ay gumagawa ng harbang para maging trustworthy ang tao. Forgiveness is an obligation, but trustworthiness is not an obligation. You are not obliged to trust this abusive person again. Hindi ka nagkakasala if you don't trust. Because trust is something that is earned. If the person has not earned it through time, then that's it. Too bad for you. You need to do something to God,
así con María, para pasar a la mujer, y dice, niña, no, que la no parece ser en la clase de relationship. Of course, que consecuencia es yo. Y me lo conté con esa madre, como que creo que esa es la church. Una palabra de esto de ver la the church is not being a service. Déjame decirle que la cosa puede volver a mi interno. No, y mi pobreza, que hay una manera que hay salto de la forma. Please leave any kind of abusive relationship and consult your pastor in person as soon as possible today. Because you're a free person and you should have control over your own life. Okay? So, are your bridges worth keeping? I have a final reminder though. No? It is always better to call off a marriage by mistake than entering into it by mistake. The same thing was said by Pope John XXIII. Para sa aming mga formators, I was a formator in the seminary for many years. Ang sabi ni John XXIII, it is better to send somebody out of the seminary by mistake than by ordaining the person by mistake. Say the same thing in marriage. Hindi ba i-deliver in the day ang kasama mo? No? Na kahit nagkamali ka sa pag-deliver. Kaya sa pumasok ka sa marriage, mag-meron pagkakamali. And of course, we are human beings. We make mistakes. And we can take deeply for some mistakes. So let us take this seriously, truly. No? Therefore, if we're crossing the bridge of commitment, let us discern in Christ which bridges to keep and which ones need to be burned. Let me end this challenge. The challenge is for us to build and to rebuild bridges of love, not only in our marriage, in your marriages, in the family, but definitely in this world, in need of love. For authorization to have a ligation or vasectomy undermines spousal relationship. A law that seeks to define sex and to promote a sexual ethic that is separated from life and self-giving love, an understanding of sex separated from the very context of faithfulness and love, undermines not only the value of marriage and family, but degrades the dignity of humanity. Should you be a Christian, a Muslim, an agnostic, not the Lord your Catholic, or should you even be an atheist, your common sense and human dignity should dictate to your good conscience to never allow them in this kind of breach that will only open doors and gates to evil and perdition entering into the moral fabric of our society. And if you have indeed started building this self-centered bridge, there is still time to burn this bridge. And instead build the bridge of love for your family, your marriage, and your future. A bridge of love to what is absolute goodness. And for us Catholics, a bridge of love and faith to God. Thank you.